Sa kabila ng mga hamon na idinulot ng pandemya, ang kagawaran ng edukasyon, DepEd, ay nasiyahan na sumunod sa mga pamantayan sa accounting na itinakda ng Commission of Audit, COA, para sa calendar year 2020 at mas mahusay na nagawa kumpara sa nakaraang taon. Batay sa ulat sa pag-audit sa tong ito, ang kagawaran ay naghahatid ng pagtaas sa pagpapatupad ng ulat ng pagsunod sa nakakuha ng kasiya siyang marka ang DepEd sa ulat ng Commission on Audit sa 2020. Sa kabila ng mga hamon na idinulot ng pandemya, ang kagawaran ng edukasyon, DepEd, ay nasiyahan na sumunod sa mga pamantayan sa accounting na itinakda ng Commission of Audit, COA, para sa calendar year 2020 at mas mahusay na nagawa kumpara sa nakaraang taon. Batay sa ulat sa pag-audit sa tong ito, ang kagawaran ay naghahatid ng pagtaas sa pagpapatupad ng ulat ng pagsunod sa pamamagitan ng malaking pagbawas sa mga maling pahayag na sinabi ng komisyon. Sinabi ni Kalihim Leonor Magtoles Briones. Ipinaliwanag ni Undersecretary for Finance Annalyn Sevilla na ang ilang maling pahayag na binanggit ng COA sa pinagsamang taunang audit report ng calendar year 2020 ay kinilala bilang mga error sa pag-record, na ngayon ay inaayos ng DepEd kasunod ng mga rekomendasyon ng ahensya ng pag-audit. Ayon kay Undersecretary Annalyn Sevilla, ang DepEd ay nakakita ng mga paraan upang magawa ang mga pagpapabuti sa mga pamantayan sa accounting at paggamit ng budget noong 2020 sa kabila ng mga limitasyon ng COVID pandemya, kabilang ang pagkakaroon ng limitadong kawani at kadaliang kumilos dahil sa pag-aayos ng trabaho mula sa bahay at balangkas. Binanggit din niya na nagawa ng kagawaran na mapagtagumpayan ang mga hamon sa pagkuha at paglogistics pati na rin ang mga paghihigpit sa timeline. Ang budget ng DepEd para sa 2020 ay inilaan para sa tradisyonal na harapan na tagubilin at kailangang gawin ang mga pagsasaayos at mabilis na naayos ang mga pondo, ibinahagi ni Undersecretary Sevilla. Bilang karagdagan, sinabi ni Undersecretary Sevilla na ang pondo ng Bayanihan 1 Act ay kasalukuyang nasa 73% na rate ng paggamit pagkatapos na pahabain ng bisa ng Kongreso. Kamakailan na mahaji ang kagawaran ng mga laptop at SIM card na may pagkakakonekta sa mga tauhan bilang bahagi ng pagpapatupad ng bayanihan. Ang DepEd, tulad ng lagi, ay nananatiling nakatuon sa paghahatid ng utos nito. At dahil dito ay masigasig na nagtatrabaho upang tugunan ang mga alalahanin at makalakam ng puna sa pagpapatupad ng programa. Kami ay nakikipag-ugnay ng malapit sa COA at bilang resulta nito, nagpapasalamat kami sa kanila na isama ang aming mga paliwanag sa ilalim ng Annex D sa ulat ng CAAR 2020, sinabi ni Secretary Briones. Bilang ang pinakamalaking burokrasya sa bansa, masigasig kaming mapanatili ang aming momentum ng pagpapanatili ng mga prinsipyo ng transparency at mabuting pamamahala para sa pakinabang ng ating mga nag-aaral na Pilipino, diin ni Briones.